Hello world! Good morning to all of you! Ayan, andito na naman tayo sa Bioin! Ayan! Andito na naman, napakadaming tao kanina sa train kasi rush hour, grabe! Oh, ayan! Ay, pagod din ako, pandalas ako kasi umalis ako ng bahay. 8:55. Tapos, ayan, is this Sakura? Parang Sakura na yata to ah. Ayan. Umalis ako ng bahay 8:55. Tapos nakasakay ako ng train ng 9:06. Tapos ayun, 5 minutes lang naman hanggang dito sa station na binabaan ko. Dalawang station pero 5 minutes lang siya. Ganon. Tapos yung schedule ko dito sa Bioin is 9:30. Ayan. Wow, ang ganda na. Oh, di ba? Ayan. Start our day with full of energy and smile. Okay? Oh. Okay, ang ganda na niya sa isang ano. Siguro next week maganda na siya yung mga flowers. Oh, di ba? Oh, punta na naman tayo dito sa Bioin kasi pa ngayon natin malalaman kung may lahing aswang char. Oh, ganoon. See you later, guys. Ayan, natapos na po agad tayo. Napakabilis ng mga pangyayari. Charo. Ayan, na-confirm natin na wala tayong lahing aswang at mabubuhay pa tayo ng 100 years. Ganon. Ang ganda nito. Ang ganda nito sa ano kung ano na siya, kung buka na siya, oh, 'di ba? Ang ganda ng flowers. Oh, violet siya, violet. Ayan, guys, hello! Ayan, na-confirm na! Wala tayong lahing aswang! Char! Sit muna tayo dito habang nag-i-istorya. Tapos, ito yung mga pangyayari. O, di ba, pandalas ako kanina. Tapos, nag-in ako, 9:16, who cares? Basta ikukwento ko, bahala kayo dyan. Tapos, mga 9:18, nakapila na ako dun sa reception. Tapos, ayun, 9:20, nakaupo na ako. Waiting na ako matawag dun sa waiting area ng sa doktor. Tapos, 9:22, tinawag na ako dun sa waiting area. Tapos, 9:24, tinawag na ako ng doktor. Tapos, lumabas ako dun sa room ng doktor is 9:29, ayan. Ang schedule ko talaga is 9:30. Pero dahil siguro wala pa yung mga, yung nauna siguro sa akin, wala pa siya. Kaya mas nauna na ako. Parang pangit ng eyes ko. Oo, sa bagay ang pangit talaga. Kasi kaninang umaga talaga, tsaka simula kagabi pa, ang katikati na talaga ng ganito. Kaya mamaya, bago ako umuwi ng bahay, dadaan naman tayo sa eye clinic. O, ganun. O, tapos, ayan na nga. Uwi na nga tayo at baka abutan pa tayo ng maraming lumilipad na mga pollen. Buti sana kung pollen star eh, Diyos ko day. Ayan, muna na. Ay, ang cute. O, diba? Ayan. Naku, hindi ko na ito makikita sa next week. Baka na siya, baka lanta na siya. Mabilis lang itong malante, mabilis siyang bumuka. Pag ganitong maaraw, diretso na siya mag-bloom. Pati yung sakura, yung cherry blossom. Ayan, pagka ganitong maaraw siya, mag-bloom na kaagad siya. Pero siguro, pag depende sa panahon yung pag-bloom ng sakura. Nakikita natin na ganyan, ayan, meron na siyang bulaklak. Pero pag naglamig pa yung panahon, maaantala pang bumuka yung ibang buko. Ganun. O, diba? Ayan, dito naman tayo dumaan sa para hindi tayo makadisturbo doon sa mga ibang nadaan doon. Oh, char. Dito tayo sa na to, okay? Tapos, yung sinasabi ko dito na, ay, eto yun. Ayan. Ay, meron na siya. Siguro next week na to. Marami na siya. Natatandaan nyo, nung last week, wala pa siyang mga ganyan. O, kalbo pa siya. O, diba? Ayan, pero dahil nag-aaraw-araw na, yung umiinit na ba yung panahon, kaya lumalabas na yung mga dahon-dahon niya, tsaka yung mga buko ng bulaklak. O, diba? Next week may yan. May bulaklak na yan, promise.
Tapos ano, next week andito na naman ako kasi samahan ko naman yung anak ng friend ko kasi dahil bago pa lang sila dito sa Japan, 1 year pa lang, so hindi pa sila marunong makipag-communicate sa ng Japanese, ganon. Actually, hindi naman ako talaga magaling sa Japanese, pero kailangan natin gawin yan. Ang ganda na ng Sakura. Dararan. So, mas maganda siya siguro next week. Pag masyadong nag-bloom talaga, o diba, puro flowers lang, wala pang dahon. Tapos, ayan, this is Sakura. Ayan, Sakura, Sakura, ima na 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 na. Charot. Okay, uwi na tayo. See you later again, guys. Ayan, sakay na tayo ng train pa uli. Masyado pang maaga, diba? Buti na lang maaga akong natawag nandito. Kasi minsan, case by case, minsan, matagal akong natawag ng doktora. Buti na lang mabilis niya yun. Bago ako abutan ng maraming paglipad ng mga pollen na yan. Ayan. Nung nakaraan, ang ginigaw ko is yung pasangka, diba? O ngayon yung pa-uwi naman mo, yung mga other side. Ayan, ganyan lang po dito sa amin. Ayan. Ayan, kalalabas lang natin ng station. Tapos, ang maganda dito sa amin, talagang halos, andito na lahat. Pagpunta mo doon, paglabas mo doon, maraming kainan, tapos doon yung grocery store, tapos may bangko, may post office, tapos ito, ENT clinic, sa taas niyan ay daycare center, tapos doon sa taas na yon. Ayan, dyan. Ano naman dyan, yung sa second floor, ayan, merong children clinic, tapos may dental. O, tapos dito tayo pupunta dito sa eye clinic. Ayan, punta tayo sa eye clinic. Dito ang eye clinic, ayan, eye clinic. Tapos din yung bilihan ng gamot. Ayan. O, diba? Sige, hindi na naman ako pwede mag-video sa loob. Okay, see you guys. See you later. Ayan, natapos na tayo sa check sa mata. Medyo matagal ng konti. Kaya, nag-sunglass ako. Kasi ito yung mga oras na mas marami yung ano, yung naglilipara na pollen daw. Ganon. Ito yung sinasabi ko sa inyo na masyadong convenient dito sa lugar namin. Kasi, andito na halos lahat. Oh, andito na din yung para sa buto. Ayun, clinic para sa buto. Ayan, dyan ang clinic sa buto. Tapos ito naman, clinic naman ito ng cardio. Ayan, dyan. Pupunta ako dyan. Diba, ang lapit lang. Masyadong benry. Convenient. Tapos pakit-kit ng konti. Ganyan lang, kunyari, diba? Kasi protection lang sa ano, protection lang ba sa pollen. Ayan, going home na tayo. Tapos mamaya ko kayo chikahin ulit ng mga ibang kaganapan. Okay, see you later guys. Ang ganda ng bulaklak na ito, oh. Wow! Flowers, parang Thailand din. Charot. Diba? Kaya gusto ko yung ganitong season kasi yung nabubulaklakan na yung mga halaman, nagkakadahon na yung mga puno, yung mga ayun, ganun, diba? Kaya gusto ko talaga itong season na ito dati. Pero gusto ko pa rin naman siya ngayon. Kaya lang, ito yung worst yung pollen nga na yan. So, ayan. Bali, 2 years ago, simula nung nagkaroon ako ng pollen allergy. Tapos, ngayong year na to, ngayong season na to, ngayon ko nararamdaman yung malala siya kasi kumakating na rin yung tenga ko, yung kasulok-sulokan ng mata, kasulok-sulokan ng
tenga, kasulok-sulukan ang lalamunan, alam mo yung ganun. Kaya kanina, humingi na rin ako ng ano, iniinom na, iinumin na gamot. Kasi sobrang lala ng kape sa gabi, hanggang umaga. Ganun siya. Tapos ito yung may 7-Eleven dito malapit sa amin. Ayan. O diba, napaka convenient. Kaunting na, simula sa bahay namin, hanggang sa station ng train is 7 minutes walk. O diba? Tapos 7 minutes lang, ang dami na talagang ano, andun na lahat ng pamilihan, ng kainan, ng mga clinic, ng ENT, dental, tapos yung sa mata, tapos cardio, ortho, yung mga ganun, o diba, saan ka pa? O dito talaga ayoko malis dito sa lugar na to eh, kasi nga, Benry, convenient. Yung ano, diba? Basura, okay? Oh, ayun, ganitong season talaga, yung ganitong temperature, talagang alam yung lakas ng ano, ng pollen. Tapos, i-videoin natin yung mga halaman ng kapitbahay. Kasi naiingit ako, hindi ako marunong maghalaman eh. Ang ganda ng kanyang bonsai. Tapos ang ganda ng halaman niya. Ang cute. Ayan, ang cute nitong flowers na ito. Oops, di ba? Ayan, diyan na malapit sa amin. O, mamaya ulit tayo chika, dyan eh. Ayan, o, di ba? Ang ganda talaga ng spring kasi ang daming flowers. Do. Ano kayang flowers ito? Hindi ko alam pangalan. Ayan. O, di ba? Kaya maganda talaga ang spring eh. Kasi ang daming mong makikitang colorful. Kaya lang hindi ko alam mga pangalan nila. Well, anyway, yan, di ba? Ang gaganda. Ano kayang flowers ito? Ang ganda kaya. Ayan guys, andito na po tayo sa bahay at ayan tuloy ang chika at chika ko sa inyo kung ano mga kaganapan nangyari kanina kasi nga gano'n, no? Kahit na sabihin nyo na I don't care, wala din akong pakialam, basta mag-i-story ako sa inyo, gano'n. O baka kasi may naku-curious, bakit ako nagpupunta sa ospital, ano ba sakit ko, wala pa akong sakit, ayan, gano'n, malinaw na malinaw, wala pa akong sakit. Kaya lang, nung 2019 ng September, nagkaroon ako ng bukol dito sa leeg. Mga siguro kasi laki na siya ng buto ng langka, ganon. Actually noon, ayun, sabi ng doktor, nung unang-una, ang bukol ko doon sa leeg, ang sukat niya, yung length, width, at saka yung thickness is 27 by 19 by 15. Pero ngayon, ang sukat na lang niya is 5 by 4 by 4. So, ano na, halos wala na siya. So, yung 2019, bali nung nag-check up ako pagkatapos nilang, bali tubig daw ang laman nun. At nangyayari daw yon yung kagaya sa mga kababaihan, lalo sa mga 40s, ganon. O, oh, nabibistong edad ko. Sa mga 40s, yung hormone imbalance, yung mga ganon. Tapos, ayun, tinanggal na siya yung tubig daw ang laman nun. So, tinanggal na siya. So, simula nun, hindi na siya umuulit. Tapos, bali nung simula nung tinanggal yung tubig doon sa leeg. Tapos, bali twice akong nag-follow-up check-up ng every 3 months. Tapos, after nun, every 6 months until now. Tapos, dahil halos wala naman na daw at hindi naman daw bumabalik yung bukol na yun o yung tubig na yun doon sa leeg ko. So, gagawin ng ano, once a year. Tapos, so bali once a year, eh ngayon ay March, so dapat March ulit. Sabi ko kanina na nag-suggest pa ako sa doktor, sabi ko, Dok, pwede ba gang ano, April? Kasi ano, April na lang. Sabi niya, pwede rin naman, kaya lang, sure ako na naandito pa ako ng hanggang March. Pero April, hindi na ako sure kung andito pa ako, sabi ng doktor. Ano, sabi ko, kasi ano yung maraming pollen pag March eh. Sabi niya, may pollen din naman pagka April eh. Sabi ko, oh, pero parang hindi naman na ganun kalala. Sabi kong ganun. Tapos, oh, di gawin nating February. Sabi niya ganun. Ayoko, sobrang lamig nun. Masyado reklamador itong pasyente ito. Kaya ayun, March ulit, next year ng March, ganun. No? Wala po akong sakit at ano, at wala din tayong lahing aswang ganun. Tapos kanina nung ano, naglalakad pala ako dun, grabe ang pangit ng hair ko, ang tsaka, parang peacock. Ganun. Oh, anyway guys, ayun, yun na. Yun na yung detalye ng pagpunta-punta ko ng Bioin. Ayan, wala po ako sakit at okay na okay na po ako. At, pero just in case na baka sakaling babalik pa siya ulit, anytime naman, kahit wala pang 1 year, anytime pwede naman akong mag-report doon sa doktor. Oh, ayun lang guys. At
Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan lahat ngayon at mag-iingat po tayong lahat. At yan pong iniistorya ko sa inyo ay hindi dahil idinadaldal ko lang. Awareness na rin po. Kailangan mag-iingat tayo sa katawan natin. Pagkagaya yun, konti nung hindi naman siya sumasakit, wala akong nararamdaman. Basta nakapa ako lang kasi nung naglo-lotion ako, tayo kasi pag naglo-lotion ng face, pag may natira, inilalagay natin sa leg. Ayun, nakapa ako na may bukol ako sa leg na ganun. Dahil wala naman siyang nararamdaman sakit, hindi ko talaga alam. So pag may mga ganun tayong nararamdaman mga ganun, huwag natin baliwalain kasi mas mahirap pag lumala, okay? O, yun lang guys, at mag-ingat tayong lahat, at thanks for watching, and God bless you all, and please subscribe to this Wikabay extension and hit the like button and notification bell for more chicas. At ayan yun lang guys. God bless and matane, Jenny!